Ang kwentong ito ay tungkol sa isang tao na pinakagwapo pero mukhang trabungko sa buong mundo. Napakalakas talaga uminom ng vitamilk ng taong trabungkong ito. At habang iniinom niya ang vitamilk ay makikita talaga sa kanya mukha na lalo pa siyang gumagwapo. Bebe, tanahang tagwapo ba? Ay sus, kagwapo. Sige, pangayagdag mo. Isang araw, sinugo niya ang kanyang kaibigan na pumunta sa merkado para pumili ng sugan. At nakita sa mukha ng tindera ang tuwa dahil nahalinan siya. Maoday. At sa wakas, nakapili na ang kanyang kaibigan. Kinuha niya ang isang pirasong mamsa at pinahiwa niya ito. Napakagwapo talaga ng kanilang tighiwa at ang galing-galing pang humawak ng sundang. Ginamit talaga niya ang kanyang mga teknik sa paghiwa para lalo itong sumasarap habang linuluto. Ay, uloulo mo nang imunong katuloy ang liyog nono. Ay, hindi po ako nagluulo sa niyo Busing diwas sa naghiwa niya. At gitiwas talaga ni Busing ang paghihiwa at nakita sa kanyang mukha ang tuwa at wala nang maraming salita. Tinigbas niya ang liog ng isda at dinukdok pa ito. At sa wakas, pagkalipas ng ilang minuto, ay umuwi niya ang kanyang kaibigan at tinanong siya kung may plato ba dyan. Anay, plato di abay? Oh, nga, dara oh. At wala nang maraming salita, ninagay na nila ito sa plato. Tinangtang ang plastic at tinanaw nila ito. Napakalabas talaga ang nabili nilang isda. Tuwang-tuwa talaga siya habang tinatanaw niya ang labas na isda. At uminom na naman ito ng vitamilk at dumidila pa ang kalibagdugo. Blah! At wala nang maraming salita, hinugasan na nila ito. Gitarong talaga nila ng paghuhugas para lalong sumasarap habang linuluto. Ay naingon, mangkod siya mama, nga hugasi yung tarong harong lamay pagkaluto. At pagkalipas ng ilang minuto, ay kitang-kita na na sobrang linis na ang isda na kanilang gipalit. At hinati nila ito sa dalawa, meron pang prito at meron ding pang tinua. At makalipas lang ang ilang minuto, ay inandam na niya kanyang amigo ang kanilang lutuanan. Kumuha ng kaldiro na may tubig at binutang ito sa may kalan. At tinakban pa ito at nilagyan niya ito ng pinatik-atik na kuan style. Kailan niyang hiniwa ang silispada dahil isa kasi itong sangkap para lalong sumasarap ang tinua. At pagkalipas ng ilang minuto ay tinagay niya ito sa kaldiro at tinakban pa. At pagkatapos, hiniwa niya na walang awa ang tamatis. At ang pangalawang tamatis naman ay hiniwa niya na walang kalaban-laban. Sinunod niya ang paghiwa ng sibuyas dahunan. Ginamitan niya ito ng kutsilyo na medyo may pagkahabol-habol gamay. Kaya gikinamot na lang niya ito para matarong o glimpyo. Inukban niya ang kaldero at tinagay ang tamatis na kanyang hiniwa dahil isa rin kasi ito sa sangkap para lalong sumasarap ang tinua. Oh my goodness! Ang sarap! At tinakban niya ito. At sa isang iglap, bumukal na ito. Hindi siya nagdalawang isip na ilagay ang isda. Una niya ilagay ang ulo, tapos ang kamay, pagkatapos ang paa, at pagkatapos ang katawan, at pagkatapos ang kibot. At linagyan niya na rin ito ng sibuyas dahunan. Napakaganda talagang panoorin lalo na at kumukulo ang tinua. Oh, yara oh, ninot kita na ano mabukal no. At sa wakas, sa isang iglap ay bigla lang naluto ang tinua na kanyang niluluto. Hinaon niya ito at linagay sa tabi. At inukay pa niya ito. Lutong-luto na ang tinua na kanyang niluluto at sobrang bango pa ng amoy. At sa isang iglap, naghanda ang dalawa para sa isang matinding laban para sa pagpipirito. Nilagay nila ang kaha at inadjust ang apoy nito at tinagyan ng mantika para kumbati kayo. At wala nang maraming salita, sinimula na nila ang pagpipirito sa isda. At habang binali niya ang kanyang nilulutong piniritong isda, ay biglang dumating si Guwapong Trabungko. Napakawalang hiya talaga ang taong ito dahil umabot lang siya dahil marapit nang maluto ang sudan. At dahil dyan, siya naman ang pinaluto ng pinirito at napiskan pa siya. Da, gabaan lagi, napiskan. At sa isang iglap, naluto na ang pinirito at naghanda na sila para sa isang matinding paniudto. Akin eh, kisig-kisig yung baho, ano rin ba? More pa. Napakasarap talaga pagmasda ng mukha ng taong ito habang kumakain. Ang sarap sa pakin. Pero ate, Kramanggod, Nalibat, magubay? At dito, nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, paalam. I love you.